Sir, mga boss, bago ako sumibat, ano muna ang pagkakaiba ng dual shock at saka ng mono shock? Kasi ako, gusto ko talaga ng mono siya kasi wala lang, parang astiglan-tignan, tapos kakaiba. Aww. Tapos ano eh, parang nakaangat yung hulihan ng motor mo. Eh ako, mahilig ako lagi maglinis. Siyempre, pag malinis yun, para poging-pogi si Gaxus, yung motor ko. Tsaka, bihira lang talaga naka-mono shock na motor kasi kadalasan labas naman mga dual shock. Yun. At saka, ako nga yung dual shock ko, gusto kong ipoconvert sa mono shock eh. Kaso, mali. Okay na yun. Pero nakagamit na rin ako ng ano ng mono shock na motor. So pag-usapan natin yung advantage at disadvantage nila. Dual shock advantages muna. First is smooth siya lumaro sa rough road. Mas okay siyang maglaro siya sa mono shock eh. Basta ano ah, basta yung takbo mo saktong bilis lang ah, hindi yung pang motocross talaga. At saka kung mapapansin niyo sa motocross, 'di ba, puro naka dual shock. Second is, mas mura siya kumpara sa mono shock. Ayan, tingnan nyo to. Ayan, di ba? Mas mura. Third is, madali lang yung maintenance niya. Ayan, kasi halos lahat naman ng, ano, ng mga mekaniko, alam naman yung sa mono shock kung paano mag-tono nun eh. Totono lang naman yung kaya-kaya nila yun. Yun. Fourth is, kahit mag-overload kayo ng karga, okay lang sa dual shock. Kasi kaming tatlo nung anak ko, yung mga kids ko. Ayan, tingnan nyo to. Overload kami. Pero kaya naman. Pero tingin ko nga parang susuko na si Gaxus eh. Kasi bibigat namin eh. Ang mono shock advantages naman, kung mahilig ka sa long ride, tapos kung sa cornering or sa banking, kung mahilig ka sa mga yun, mas okay siya yung mono shock kasi mas stable siya. Second is, since nagamit ko nga parehas, yung mono shock sa dual shock, nagamit ako. Para sa akin, mas better tsaka comfortable gamitin yung ano yung mono shock talaga. Yeah. Third is, mas okay siyang lumaro talaga pag lalo na pag high speed na, pag yung mabilisan na talaga yung ratrata na kayo. Yan. Mas okay lumaro siya. Fourth is, kung ipapagawa nyo nga siya, mas madali siyang itono rin. Isa dual shock, dalawa eh. Ito isa lang eh. So, mas madali siyang itono. So, disadvantages naman tayo. Disadvantages ng dual shock. First is, mahirap siya pagkatiwalaan sa mga cornering o sa banking, lalo pag long ride yon. Kasi mas stable kasi talaga yung mono shock. Although stable din naman yung dual shock, pero hindi siya ganun katiwa-tiwala. Lalo doon sa mga first timer pa lang magano, or yung hindi pa ganun kabiyasa sa mga cornering. Basta mag-ingat na lang kayo. Yan. Basta wag na lang kayo masyado mag-banking kung nakakainggit lang or naiinggit lang kayo. Wag na lang. Yan. Or pag-aralan nyo mabuti. Kasi ako, kahit ako, kaya ko naman mag-cornering eh. Dual shock din sa akin. Yeah. Kaya naman, stable naman siya. Pero hindi siya ganun ka-stable nga. Kaya hindi rin ako masyadong nagko-corner. Yan. Mahirap na eh. Yan. Second is, kung sa long ride, tapos medyo mabilis na yung takbo mo, siyempre, humaharurot ka na. Medyo mas mahirap siyang kontrolin yung dual shock. Kasi basta mararamdaman niyo yun eh. Kayo na makapagsabi yung sinasabi ko na ano. Pero although kaya naman, pero mas madali kasi kontrolin talaga yung ano, yung mono shock. First is, mahal yung maintenance niya kumpara sa dual shock kasi since isa nga lang siya at saka bihira lang yung nagtotono ng mga mono shock. So tingin ko kaya mas mahal. Second is, hindi rin siya pwede overload ng karga. Yan, kasi kung makikita nyo, mapapansin nyo, single shock lang siya, di ba? Yung mono shock. So, if mag-overload kayo sa likuran, medyo hindi babalance yung, ano, yung motor nyo. Tsaka base sa na-research ko, mas maigli talaga yung buhay ng mono shock kumpara sa dual shock. Fourth is, hindi siya ganun kaganda lumaro sa rough road. Kunwari, sa province, katulad dito sa amin. Hindi siya ganun kagaling lumaro sa mga rough road. Kaya pag sa province, I would suggest na ano pa rin, mono shock pa, dual shock pa rin. Yan. Yes, sa mono shock. Pero okay pa rin naman, depende pa rin sa inyo kung ano trip nyo talaga.
Siyempre, nasa pag-iingat pa rin naman ng tao yan, di ba? Yan. Siyempre, kung hindi naman kayo ganun talagang kararisa na ano, simpleng mamayan lang kayo, eh, I would suggest na mag-iingat na lang kayo. So, kahit anong gamitin nyo, kung gusto nyo magpa-convert ng monoshock, kung galing sa dual shock, yun, pwede naman. Basta ingat lang talaga. Final words. Depende naman sa inyo kung ano talaga gusto nyo gamitin. Pwede naman parehas. Gusto nyo i-try parehas. Tapos kung may budget kayo, I would suggest to go for monoshock. Pero kung naka-dual shock na kayo, ipa-convert nyo sa monoshock. Kasi ako gusto ko talaga yung Yamaha type ko. Gusto ko ipa-convert sa dual shock. Pero yun nga, since dito nga ako sa province, mas malimit yung rough road dito. So medyo mas bibilis yung lifespan nung ano, monoshock ko. So, pero kung city driving kayo, yung puro smooth lang yung dadaanan nyo, okay yun. So, okay din yun. Or kung bibili kayo ng bagong motor, tapos sa city kayo, monoshock na kayo. Pwede naman. Pero kung, yeah, sa province ka, basta nasa inyo pa rin naman, nasa pag-iingat nyo pa rin naman yun. Ah, di ba, mga boss, kaya nyo yan. Pili na lang kayo kung ano sa dalawa. Okay? Okay, mga boss.